So ayun mga kaibigan, what's up sa inyo mga tol? Ako nga pala si Aizen Roman at kwento teller na rin sa Facebook page. At ikikwento ko sa inyo ang mga tell ko. Let's go! So sa araw na ito ngayon, no, magtuturo ako ngayon ng kung paano mag-edit ng thumbnail. Mag-edit tayo ng simpleng thumbnail lang, hindi tayo magpapakahirap na tipong may color grading pa, mga ganun. Hindi na tayo magaganon. Ito yung edit na pinakasimple at pinakamaganda para sa akin. So ipapaliwanag ko na lang sa video na to. Let's go! Unang-una na kailangan natin kapag mag-edit tayo ng thumbnail is syempre yung software editor. Ibig sabihin, yung application na pang-edit mo. Pwedeng PicsArt sa cellphone, basta kung kahit anong editor sa cellphone. Naman sa computer, ang pinaka-recommended ko is Photoshop kasi yun yung ginagamit ko simulat sa pool. Ang gagamitin ko ngayong editor na panturo ko sa inyo is Photoshop kasi yun yung naka-install dito sa PC ko. So pangalawang kailangan nyo pala kapag mag-i-edit kayo ng thumbnail is syempre yung picture na gusto mong ipakita sa tao na nagkakwento, na magkikwento ng sa simpleng paraan. Parang kunyari, parang pag nakita nila yung picture na yun, eh yun yung pinaka-the best para malaman nila kung anong nangyari dun sa video mo. So ayan na, nagloading na ang Photoshop natin. Ang pangalawa natin gagawin is syempre mag-create nyo tayo dyan para magkaroon tayo ng pag-i-editan natin. So, ang width ko 1920x1020 para HD. Ang resolution ko is 20 lang. Pero siguro mas mababa, pwede naman kasi ano yan, i-upload mo sa YouTube o kaya sa Facebook, hindi naman sila nagre-recommend ng mataas na sa resolution kasi na-degrade din. So i-create na natin yan. So ayun na, dun na papasok yung pangalawa nating subject na kailangan is yung picture na gusto mong ipakita. Kailangan mo lang i-copy and paste. Kailangan huwag mo i-exit, huwag mo i-exit yan para ma-paste mo siya sa Adobe Photoshop. And Control V to paste, shortcut key. So kung nakita nyo maliit yan, ibig sabihin malaki yung resolution nung ginawa ko. So para lumaki yan, Control T, then palakihin mo, then enter. Tapos kung napansin nyo naka-shrink yung sa akin, ibig sabihin parang naka-compress siya. Ang ginagawa ko dyan, tiko Control T ko, i-hold ko yung shift para ma-move siya pa ganito and pa ganyan. Move to the left and to the right. Second step dito sa Photoshop is i-duplicate yung layer. Kiklik nyo lang yung first layer and duplicate layer. Ang gagawin natin dyan, kaya natin dinuplicate yung first layer is magiging background, yung pangalawa naman is yung magiging glow effect na tinatawag. Kaya ako sinabing glow effect, ibig sabihin mag-glow yung gusto mong subject. Ako ang gusto kong subject na magkaroon ng attraction, yung pinaka doon sila ma-attract is itong syempre sa sarili ko na nagpapaliwanag ako para malaman nila ito nagpapaliwanag ko. Ibig sabihin may sasabihin siyang gusto niya sabihin. So ang gagawin natin dyan is mask ito gamit ang pen tool. I-mask natin yan. Okay lang kahit hindi masyadong plakado yung pagkakamask nyo. Okay lang yan. Dahil hindi naman yan may kitang pinong-pino sa YouTube eh. So ayan na, tapos na tayo magmask. So kung nagtataka kayo bakit ganyan, syempre may gagawin pa tayo. Next, i-right click nyo lang yan yung sa loob ng mask nyo. Then make a selection. Press OK. Then boom! Magkakaroon ng ganyan. So, pindutin nyo lang yung Control Shift I, then magiging inverted na siya, then press delete on your keyboard. Kala nyo lang walang nangyari pero may nangyari dyan. Ayan, so i-delete natin yung selection na yan. Press Control T,
Yan, kahit anong gawin nyo dyan, palaki nyo paliit. Basta mag-move kayo dyan. Then, press delete. Okay, pagtapos nun, para lumabas na yung glowing effect natin, i-double click nyo lang itong in-edit natin. Then, drop shadow. So, ang setting dapat ng drop shadow is 100 opacity. Blend mode is normal. So, spread kahit anong trip nyo. May kita nyo naman dyan eh. Kung gusto nyo, ayan, matingkat, ganyan. Medyo, parang, yung edge nya is hindi siya pinong-pino. Then, size yung laki. Then, spread. Pag gusto nyo palitan yung kulay, ito lang. White. Gawin natin white para medyo maganda. Okay natin. Press okay and okay ulit. Kung nagkaroon din kayo ng problemang may ganyan, may white sa taas to sa ilalim, ang gagawin nyo lang is press Ctrl T. Then palakihin nyo lang siya ng onting-onti lang hanggang sa mawala yung kulay puti. Then dito rin sa baba, palakihin nyo lang din ng onti. Onting-onti lang hanggang sa mawala yung puti. Then enter. So, kung nasisimplehan kayo dyan, kung hindi pa kontento, lagyan nyo ng text, no? Kung gusto nyo yung title nyo, kahit ano, kung anong trip nyong lagay na text, para may mabasa rin sila habang nakikita nila yung picture mo. So, ang tip ko dyan, lakihan nyo yung font, and kailangan yung kulay ng font is kitang-kita. So, ako lalagay ko dyan is thumbnail tutorial. Para lumaki yan is Ctrl T. Ayan, Ctrl T, then press Enter. Kung gusto nyo palitan yung color ng font is Ctrl T. Select nyo lang yan, text nyo, then Ctrl A. Then palitan nyo yung kulay dito. Ayan, kung gusto nyo puti, gusto nyo pink, kahit ano dyan, pili lang kayo. Pero ako gusto ko ng kulay ng damit ko. So, ang technique dyan para maging kulay ng damit nyo is itutok nyo lang dyan sa damit nyo. Yan. Oo, gusto dyan. Kulay ko yan. Tapos, para madalian kayo magpasa ng glowing effects sa Photoshop is etong effects na to. Kita nyo yan. I-hold nyo lang yan, then i-drag nyo doon sa thumbnail tutorial. Boom! Basic, diba? Tapos agad. Then, kung pangit para sa inyo na nasa harapan yung thumbnail tutorial kasi natatakpan yung mukha, katawan, pwede nyo siyang ilagay sa likod. I-drag nyo lang sa baba. Ayan, para ganyan. Kung hindi nyo trip, pwede nyo ilagay sa taas. Then, i-rotate nyo. Ayan, o, rotate. Diba? Ganun lang kadali. So, pwede nyo doblehin yan. Para dumoble yan is alt. Click nyo, hold nyo lang alt, then drag nyo. Diba? Ganun lang siya kadali. So, meron akong last tip sa inyo dahil tapos na yung tutorial natin. So, ang last tip ko sa inyo para gumanda pa yan, no? Itong text nyo. So, may tip ko dyan is i-control T nyo lang, then free transform, then i-click nyo lang ito, and yan. So pwede mo na siyang galaw-galawin, di ba? Angas, di ba? So kung trip mo na yan, pwede mo ilagay yan dyan, then i-rotate mo kung di mo trip. Sa likod. Boom! Ganun lang yun kasimple, guys. No? So, kung gusto nyo pa magdagdag ng isang subject dito sa isang thumbnail nyo, bibigyan ko kayo ng example kung paano magdadagdag pa ng mga bagay-bagay dyan sa thumbnail nyo na gusto nyo ipakita. Kunyari, yung logo ng Shopee kasi nag-unboxing kayo sa Shopee. So, hantay ng Shopee logo. So, tip ko, maghanap kayo ng medyo malinaw na image. So, ayan. Ito, malinaw to. Malinaw-linaw. Copy nyo lang yan. Then, paste nyo dito. Kung hindi nyo siya makita, itong layer na yan, lalagay nyo lang sa pinakataas. Control T mo lang. Make sure na nakaklik yung
na-click nyo yung layer na kung saan ayun siya. So, i-control T nyo lang, then press enter kapag gusto nyo na yung laki. Eh ako gusto ko kasing laki nung TV na ano, yung monitor ko, kasing laki ng monitor. So, yung technique natin ulit, para mag-glow effects siya, lagay nyo lang, i-hold nyo lang yung alt, then drag ulit dun sa layer na gusto mo lagyan ng glowing effect. So guys, doon na nagtatapos ang ating tutorial kung paano gumawa ng thumbnail. At kung ito pa, last kung para masave natin tong image na to. File, save as, ayan. Save on computer. So guys, kapag inedit nyo siya sa type na ganito, Photoshop, ibig sabihin, ito yung file na kung saan pwede mo siyang ma-edit ulit. Kung may gusto kang baguhin, kung may pangit ba sa na-edit mo. Yan, pwede mo siyang i-open, then may edit mo siya ulit. Pero kung gusto mo siyang maging isang image na pwede mo nang i-upload sa Facebook, i-click nyo lang tong save as type, ayan. So, pwedeng JPEG, pero ang mas malinaw sa JPEG at mas malaking size o resolution is ang PNG, which is ito. So ito ang gagamitin natin. Pero pwede kahit sa kahit ano sa kanilang dalawa. Pwede kahit sino diyang dalawa ang piliin niyo. So marami pa diyang pwedeng pagpilian. Depende yan kung anong mas gusto ninyong gamitin, no. Aralin niyo muna kung ano 'yon bago niyo siya gamitin, no. PNG, then lagay natin yung anong kung anong gusto nating file name. Ako gusto ko TM, ibig sabihin thumbnail. For the sake of the vlog, ilalagay natin dyan sa desktop. So save natin. Pag click nyo ng save, yan, pag click nyo ng okay dyan, may lalabas na kung anong format. Ako nilagay ko lagi dyan yung large file size, no? Fastest saving kasi siya. So okay na natin yan. Hindi pa yan okay dahil naglo-loading pa yan sa ilalim. Ayan, nakikita nyo yan. Naglo-loading pa yan sa ilalim. Antayin nyo muna matapos yan, tsaka nyo siya pwedeng i-X. So ayan, X natin. So kapag in-X nyo yan, kapag hindi nyo pa nasa-save yung file as Photoshop, may lalabas na ganito. Pero kung nasave nyo siya as file, no, ng Photoshop, wala na lalabas. So kung gusto mo siyang ma-edit ulit, press mo yes. Kapag ayaw mo na siyang ma-edit ulit, press mo no. Kapag siguradong-sigurado ka na sa edit mo. Pero ako madalas pinipress ko yung yes. Pero ito, tutorial lang kasi to, kaya inuno ko na. Ito na yung ano natin, product natin. Boom! Diba? Meron na tayong basic na thumbnail. Basic siya, pero maganda, di ba? So, yun guys. Sana may natutunan kayo at may nalaman kayo tungkol sa akin about Photoshop and everything na tinuro ko sa inyo kung paano mag-edit ng thumbnail. So sana kung may katanungan kayo dyan, i-comment down nyo lang below para mabasa ko siya. Kasi lahat naman yan ng comment nyo, tsaka lahat ng share nyo sa mga video ko, ibinabasa ko yung mga caption at comment nyo doon. So maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa akin sa mga dati kong video at sa mga latest video ko. Ayun, sana hindi patuloy kayong sumuporta sa akin kasi tuloy-tuloy na tayo mag-upload, no? So hanggang dito na lang siguro yung video natin dahil wala na pa na akong gustong sabihin. At ang oras natin ngayon is 1 AM. Siguro magagawa pa ako ng another video para ma-upload ko siya ng sunod-sunod, no? So maraming salamat sa lahat ng nanood. This is Kwento Tenor ulit, mga kaibigan. Subscribe nyo ako para makatulong sa akin. Malaking tulong sa akin yan. I-like nyo na rin yung video, then i-share nyo na rin sa Facebook kahit sa ang social media. Maraming salamat. Bye bye. Let's go.